Buhay ng kalan at i-preheat ang pan. Kunin ang ating beef salpicaw, ang akin from Zalpicaw. Maraming salamat po, Sir Zester. I-defrost ang salpicaw. Magantay na magantay kasi dun ka naman sanay. Kung pagod ka na magantay at meron ka namang microwave oven, ilagay lang sa defrost setting. Balikan yung mga bagay na muntik mo nang makalimutan. Ang ating pan, lagyan ng butter. Para sa akin, the more butter, the better. Pero that's personal preference. Ang how-to videos, gabay lamang sila. Meron tayong free will, gamitin natin ito. Zenaida Seba. Ilagay na ang ating beef salpicaw habang naka-high heat. Sa loob ng 3 minuto, haluin ng haluin. Paikot-ikutin. Tulad ng minsang ginawa sa atin. Pag nakita nyong naglabas na ng natural juices ang beef salpicaw, kumuha lang ng lalagyan at ilipat muna ang salpicaw. Pakuluin at haluin hanggang maging thick ang sauce. Balikan, kasi siya na yung iyong nakasanayan. Muling tanggapin at haluin para muling yumakap ang sauce sa ating salpicaw. Panandali ang kalimutan na ikaw ay kanyang iniwanan. I-serve with garlic chips na kasama pag bumili ka ng Zalpicaw. Voila! Hindi mo makita kasi medyo malabo. Parang kayo. Ang dami ng pinagdaanan. Pero lagi nating tandaan, ang tamang gawin sa beef salpicaw, unang iinit ang pan, tapos ilagay ang butter at beef salpicaw. OMG, nagkasabaw! Ilipat lang na lalagyan. Muling ibalik pag naging thick na ang sauce. In other words, gutom. Sige mga pare, sa isang araw ulit tayo. Isa munang mabuhay. Mabuhay ang mga laging gutom.